Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bergamino. Taong 1973, San Guillermo, Isabela. Itong mga panahong ito, naglalako ng mga lutong mais si Bergamino sa mga karatig lugar sa San Guillermo. Araw-araw nila itong ginagawa dahil sa yun lang naman ang alam nilang trabaho. Kapag umaalis siya noon, dala-dala ang kanyang kariton, naiiwan sa kanyang pamamahay ang kanyang asawa at dalawang anak na nasa edad 15 anyos at 19. Yun kasi ang nagiging katuwang ng nanay nito sa mga trabahong naiiwan niya tuwing siya ay aalis. Kahit papano, di rin siya nag-aalala na iwan ang kanyang pamilya sa kadahilan ng marami rin naman ang mga taong naninirahan malapit sa kanila. May mga kadugo rin sila roon, kaya nasisiguro niyo talagang ligtas ang mga ito tuwing wala siya. Sa loob ng 8 taong pag-iikot niya ng mais, marami na siyang mga lugar na napuntahan. Minsan, kapag malalayo ang kanyang nararating, hindi na siya nakakauwi sa mga araw na yon. Inaabot din ng 2 o 3 araw bago siya makauwi. Gayunpaman sa kabila nito, di naman siya pinagdududahan ng kung ano-ano ng kanyang asawa. Matagal na kasi siya nitong kilala at alam nitong wala siyang ibang hangad kundi ang magtrabaho. Ang inaalala lang nito sa kanyang ginagawa ay yung mga lugar na napapahingahan niya tuwing gabi. Hindi rin kasi nito maipagkakaila. Walang kakilala si Bergamino sa mga lugar na pinupuntahan niya. Subalit, kapag ganun na ang paksa ng kanilang usapan, inaabisuhan naman niya ito na wala yung dapat na ikabahala. Unang-una kasi, sanay na siya sa kanyang ginagawa at higit sa lahat, alam na niya ang mga lugar na kanyang mapagpapahingahan tuwing sumasapit ang gabi. Dahil sa ganoong dahilan, iniiwasan na ng kanyang asawa na magtanong pa. Di na rin ito nag-iisip ng kung ano-ano, para naman kahit papaano, hindi sila mahirapan ng husto. Iisang bagay lang kasi ang gusto nitong mangyari, at yon ay walang iba kundi ang makauwi siya ng ligtas. Sa oras na naririnig naman niya ang mga bagay na yan, napapangiti na lamang siya habang dahan-dahang niyayakap ang kanyang asawa. Ilang buwan pagpasok ng taong ito, nagpatuloy ang paglalako ni Bergamino. Habang abala sa pagbabantay ng mga mais ang kanyang pamilya, siya naman ay walang sawang binabagtas ang daan patungo sa ibang lugar. Mula San Guillermo, matyaga niya itong nilalakad patungo sa San Alicia, Santiago, Ramon at San Mateo. Madalas sa mga lugar na iyon naglalako siya, pero kapag nataong madalang ang benta, dumidiretso siya sa ibang lugar. At nga pala pinuno, yung tulak-tulak na kariton ni Bergamino, meron yun doong kalan na siya namang ginagamit niya sa pagluluto ng mais. Dahil sa kala na yon, kung kaya't nagtatagal siya ng ilang araw sa ibang lugar nang walang iniisip na problema. Iniiwasan niya rin umuwi na may tira ang kanyang paninda sa kadahilan ng hindi nito gaanong nasusulit ang mga araw na binuno niya malayo sa kanyang pamilya. Alam niyo, pinuno, sa totoo lang, wala talaga noong nakakaalam sa mga ginagawa niya sa labas ng lugar nila. Yung iba, inaakala nilang namumuhay lang ito ng marangal, pero hindi sa ganoong paraan umiikot ang buhay ni Bergamino. Aminado rin naman kasi siya na para may angat ang antas ng pamumuhay ng kanilang pamilya, kinakailangan niyang humanap ng panibagong paraan para kumita. At yun ay walang iba kundi ang isang pagiging bayarang mamamatay tao.
Marami ang nakakakilala na noon kay Bergamino na malalaking pamilya. Maimpluwensya ang mga ito at higit sa lahat, nagtatrabaho rin sa gobyerno. Ayon sa kanya, kaya siya napasok sa ganoong gawain ay dahil sa nalaman ng mga ito na siya ang rebeldeng pinapahanap noong mga panahong yon. Kilala siya sa alias na Pedring, isa sa mga kilabot ng Isabela. Pagtatapat niya pa, ilang beses na siyang nasukol noong nasa serbisyo pa siya pero hindi siya napatay ng mga sundalong humahabol sa kanila. Ang nakatulong sa kanya para makaalis sa sitwasyong yon ay yung ibinigay na agimat ng tatay niya. Di ko napapangalanan kung ano ito, pero base sa pagkakasalaysay dito ni Bergamino, isa itong tinik na ginamit sa pamamatok sa balat ng isang diwata. Maraming henerasyon na ang sinalina ng tinik na yon, kung saan sa paglipas ng panahon, hindi na matukoy kung anong puno yon nagmula. Basta ayon sa kanya, para gumana ang tinik, kailangang nakabaon yon sa loob ng pulso. Kapag nagawa na ito ng nagtatangan dito, bubunutin niya lamang yon sa mga sandaling nararamdaman na niya ang nalalapit niyang kamatayan. Kaya naman nila ito gagawin ay para masigurong maipasa ang tinik sa mga susunod pang henerasyon. Dagdag pa ni Bergamino na kapag nasa pulso yon ng isang tao, walang sinumano anumang uri ng mutya at usal ang makakabasag sa kabal na tangan niya. Hindi na rin siya kayang masugatan ng anumang patalim o kahit bala ng mga armas na may malalakas na kalibre. Mabibigyan din siya nito ng karagdagang lakas at likse ng pangangatawan. Hindi na rin siya basta-bastang matutunugan ng kanyang mga kalaban dahil meron din siyang kakayahan na alisan ng tunog ang mga ingay na nagagawa ng kanyang katawan. Kumbaga, yung mga tunog na nagagawa ng kanyang yapak, kayang-kaya niyang alisin ito. Ang mas nakakamangha pa sa lahat ay yung abilidad niyang pagpapasunod sa lahat ng hayop na tapat sa mga amo nito. Dahil sa ganoong kakayahan, niminsan hindi pa nabigo itong si Bergamino sa mga taong kanyang pinapaslang. Wala ring nakakakita sa kanyang mga ginagawa, sapagkat kapag tapos na siya sa kanyang punterya, agad naman niyang nililisan ang mga lugar nito. Upang masiguro ring walang makakatunog, lalayuan niya muna ang lugar ng mga biktima sa loob ng isang buwan. Nabanggit din niya na kahit maraming tao na ang nakakakilala sa kanya, bibihira pa rin ang nakakasilay sa kanya ng personal. May kaibigan din kasi siyang pinagkakatiwalaan na siya namang nakikipagkita sa kanya sa mga sandaling nakakasagap yon ng detalye ukol sa mga nais ng parokyano nila. Bagaman isang masamang trabaho ang kanyang ginagawa, wala naman siyang mapagpipilian gawa ng kung iisipin, di naman niya kayang buhayin ang pamilya niya sa pamamagitan ng pagtitinda ng mais. Ang halos 90% kasi ng kanyang kinikita, nakukuha niya yon sa mga pamilyang napagsisilbihan niya. Pagtatapat pa ni Bergamino na kahit gaano karami ang tao sa Isabela, mananawa yon sa mais kung araw-araw niya itong pagbebentahan. Sa makatuwid, ang paninda niyang yon ay pawang palabas lamang upang hindi siya paghinalaan ng kanyang asawa. Oh, baka may magtanong na naman sa inyo. Alam ng asawa niya na rebelde siya, pero ang buong akala nito, noong bumaba siya ng bundok, tumigil na siya sa ganoong gawain. Isa yon sa mga iniisip niya nang sa gayoy maiwasan ang hindi nila pagkakaunawaan. Kahit papano kasi, kampante rin siyang natatrabaho niya yon ng malinis kung kaya't hindi niya inakala na darating siya sa puntong malalagay sa alanganin ng buhay niya at ang buhay ng kanyang pamilya. Pagpatak ng buwan ng Nobyembre, habang naglilibot noon itong si Bergamino,
nakasalubong niya ang kanyang kaibigan na siya namang nagbibigay sa kanya ng trabaho. Pagsilay naman niya rito, pasimple naman niya itong pinasunod sa lugar kung saan walang katao-tao. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating na nila ang lugar na yon, hinintay naman nilang mawala ang mga tao sa paligid bago sila nag-usap. Pagsilay naman nilang wala na, agad naman niya itong tinanong ukol sa trabaho nitong ipapagawa sa kanya. Dagdag pa niya na, tamang-tama ang paghahanap nito sa kanya, lalo na't may mga bayarin din siyang kinakailangang mabayaran bago matapos ang buwan. Nang marinig naman yon ang kanyang kaibigan, bigla naman yung ngumiti, sabay wikas sa kanya nang, "Huwag kang magmadali. Marami tayong pag-uusapan. Malaki ang nakataya rito. Kaya kailangan natin mapagplanuhan ito ng maigi. Limpak-limpak na salapi ang makukuha mo pagkatapos nito. Ako na ang magsisiguro sa iyo niyan." Kasabay ng pagwika ng kaibigan niyang yon, ay ang pagdukot naman ito ng litrato ng isang batang babae. Ayon dito, hindi yon ang kanyang papatayin, bagkus hahanapin niya ito sa lupaing malapit sa San Guillermo. May dumukot kasing mga tao doon na ayon naman sa mga nakakita, mga rebelding aswang na matagal nang namemerwisyo sa mga lupaing milya-milya lang ang layo sa lugar nila. Mahalaga ang batang yon para sa pamilyang humihingi ng tulong sa kanila, kaya nakahanda yung magbigay ng malaking pabuya sa mga taong makakatulong. Nang marinig naman ni Bergamino ang tungkol sa bagay na yon, hindi naman niya maiwasang magtaka, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, imposible nang may uwi ng buhay ang batang yon. Ayon sa kanya, kung hindi ito kinatay, paniguradong tinanggalan na ito ng wisyo ng mga nilalang. Dagdag pa niya na, imposibleng dukutin ng mga ito ang bata, gawa ng unang-una, hindi naman yun nangangailangan ng pera. Di hamak na mas mahalaga para sa kanila ang karne ng tao, kaya walang sapat na dahilan para manalig na buhay pa ito. Pagkarinig naman ng lalaki sa kanyang naging dahilan, bigla naman siya nitong tinapik, sabay wikas sa kanya nang, "Ano ka ba? Hindi naman sinabing iuwi mo siya ng nasa maayos na kalagayan. Basta ang sabi, iuwi mo siya ng bahay. Subukan mo lang, wala namang masama. Tsaka isa pa, di hamak na mas madali ito kumpara sa pagpatay mo ng tao. Makinig ka naman, kaibigan. Papaldo tayo rito." Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din naman yung umalis, tulak-tulak ang kanyang kariton. Habang hinahanap niya kasi ang babae, yon ang maglilibot ng dala niya para naman kahit papaano mapagpatuloy pa rin ang kanyang mumunting negosyo. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, agad naman siyang bumalik sa baryo nila nang hindi nalalaman ng kanyang pamilya. Ang kanyang ipinunta ay para kunin ang kanyang mga gamit na itinago niya sa isang kubo malapit sa kanilang bukid. Pagkakuha naman niya sa ginagamit niyang tabak at mga pangontra laban sa mga aswang, hindi na rin siya nagtagal sa lugar. Sa kalaliman ng gabi, parang hayop na naghahanap ng mga biktima, itong si Bergamino. Habang binabagtas din niya noon ang napakasukal na gubat, tanging liwanag lang din naman ang buwan ang nagbibigay ng gabay sa kanya. Bagaman walang katao-tao sa paligid, ni Katiting natakot noon, wala siyang naramdaman. Ang nasa isip niya kasi, walang iba kundi ang perang makukuha niya sa oras na maibalik na niya ang bata. Hindi rin siya naawa sa kalagayan nito, gawa ng unang-una, hindi naman niya kasalanan
kung bakit nalagay yon sa ganoong sitwasyon. Ilang oras pa ang lumipas, napakalayo na nga niya sa bayan. Kung hindi siya nagkakamali, pusod na ng mga bundok ang kanyang napuntahan. Napakasusukal na din ang mga daang kanyang dinadaanan, kaya na may aminado siyang medyo hirap na rin siya sa pag-usad. Maya-maya pa, nang makaramdam naman siya ng pagod, minabuti naman niyang humanap ng isang lugar para magpahinga. Pagsilay naman niya sa puno ng akasya, agad naman siyang umakyat sa sanga nito at walang pag-aatubiling natulog. Kinabukasan, kumain lang siya ng 2 perasong mais bago nagpatuloy sa kanyang misyon. Halos magkakalahating araw din ang kanyang binagtas noon bago niya marating ang kuta ng mga rebeldeng minsan niyang naging mga kasama. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong nakilala, kaya sa halip na paulanan siya nito ng bala, sinalubong siya ng mga itong may pagkagayak. Natuwa naman noon si Bergamino, gawa ng hindi niya rin inaasahan na muli silang magkikita ng mga ito. Pagharap naman niya sa commander ng grupo, agad naman siya nitong hinagkan habang kinukumusta. Tinanong din ito ang kanyang pamilya at ang pagdating nito sa katanungan ukol sa kanyang pagbisita, agad naman niya itong sinagot ng: "May hinahanap kasi akong mga rebelde na purong aswang ang mga miyembro. Alam kong malawak ang kaalaman niyo rito, Commander. Kaya kayo kaagad ang unang naisip kong puntahan. Baka sakali ka kung makatulong kayo sa problema ko." Nang marinig naman yon ng Commander, hindi na rin yon nag-alangan pang maglahad ng mga istoryang may kinalaman ukol sa mga nilalang na tinutukoy niya. Ayon dito na, kamakailan lang ay naging sakit na rin yon ang ulo nila sa kadahilan ng may mga pagkakataong binibiktima nito ang iilan sa mga batang naninirahan sa kanilang kuta. Wala namang nawala, pero nagdulot yon ng pagkalubog sa kanilang grupo. Upang mapagbayad naman ang mga nilalang na yon, hinanap nila ang pugad ng mga ito at walang pagdadalawang isip na kinumpronta. Dahil sa mga paninindak nila, hindi naman maiwasan ng mga nilalang na humingi ng tawad kalakip ng mga pangakong hindi na yon babalik sa kanilang kuta upang sila'y gambalain. Mariinding inilahad ng mga ito, nagkataon lang na wala silang mahanap na pagkain, kung kaya't naglakas loob na silang salakayin ang kuta ng mga kapwa nila rebelde. Yun nga lang, sa kasamaang palad, hindi nila inaasahang mas malakas pala ang puwersa ng mga ito kumpara sa kanilang grupo. Dagdag pa ng commander na magmula noong nagkaroon sila ng kasunduan, hindi na yon ang haspang bumalik. Unti-unti na rin bumalik ang katahimikan sa lugar nila hanggang sa nalimot na sila ng mga nilalang na yon. Matapos naman nilang mailahad ang mga bagay-bagay, agad naman itong itinuro ang bundok na halos ilang milya lang ang layo sa kinaroroonan nila. Pagbalik naman ito ng paningin sa kanya, agad din naman yung nagtanong ng: "Bakit mo sila hinahanap? Huwag mong sabihing na biktima nila ang anak mo. Nangangalawan ka na, Bergamino. Ba't di ka nalang bumalik sa samahan?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang inaabisuhan yon ukol sa babaeng kanyang hinahanap. Ipinagtapat din niyang wala na sa kanya ang pagiging aktivista, kung kaya't hindi na magkakaroon pa ng saysay kung babalik pa siya. Dahil sa kanyang sinabi, napangiti lang naman ang matanda habang tumatango. Matapos ang kanilang pag-uusap, inabisuhan naman ito ang iilan sa dati niyang mga kapatid na samahan siya patungong bundok. Ayon sa commander na, yun lang ang maitutulong niya
kaya sana'y huwag na itong tatanggihan pa ni Bergamino. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang nagpapasalamat. Hindi naglaon nang makapaghanda na ang kanyang mga isasama, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa pugad ng mga rebelding aswang. Sa kanilang paglalakad, nalaman niyang hindi basta-bastang nakikipag-usap ang mga nilalang na yan sa mga taong hindi tubo sa bundok. Dagdag pa ng mga ito na, may posibilidad na mapaaway sila kung sakali mang magpumilit siyang kunin ang babaeng hinahanap niya. Nabanggit din sa kanya ng mga ito, malaki ang sitio ng mga nilalang sa bundok, gawa ng nasa humigit sa 100 ang miyembro ng kanilang samahan. Dagdag pa nito na, malaya yung nakakakuha ng kanilang mga pangangailangan sa bayan sa pamamagitan ng mga baboy na kanilang ipinapalit sa mga kailangan nilang kalakal. Nang marinig naman ni Bergamino ang tungkol dito, hindi naman niya maisip kung ano madadatnan nila sa lugar na yon. Ilang oras pa ang lumipas, dala na rin ang sukal at layo ng kanilang dinaanan, inabot sila ng 5:00 ng hapon bago nila marating ang mismong pugad ng mga nilalang. Pagsilay naman ng kanyang mga kasama na malapit na sila sa tirahan ng mga ito, agad naman silang humanap ng daan para magtago. Maya-maya pa, nang masipat na nila ang kabuuan ng sitio, doon tumambad sa kanya ang halos hindi mabilang na mga tao. Bawat isa sa mga ito, abalang-abala sa kanilang mga ginagawa, na animoy may mga negosyo itong kinakailangang maidala sa bayan. Base sa kanyang mga nakikita, purong mga itim na baboy ang inilalagay nila sa mga kulungang gawa sa baging at kawayan. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, hindi naman niya maiwasang magulat gawa nang ang mga baboy na kinukulong ng mga ito ay hindi umiimik. Tipong gustong-gusto rin ng mga baboy na yan na ilagay sila sa ganoong posisyon. Dahil sa kanyang mga nakita, agad naman niyang napagtanto, mga aswang ang baboy na kinukulong ng mga ito. Maaari kasing ipinapalabas lang nila na katayang baboy ang mga nilalang upang makapagpakalat sila ng kanilang mga lahi sa mga baryong kanilang napupuntahan. Ilang minuto pa ang lumipas matapos namang maikulong ng mga ito ang nasa humigit 20 baboy. Agad naman nilang nasipat ang iilang mga kalalakihang naghahanda na para pasanin ang kanilang mga paninda. Hindi naglaon, pagkababa naman ng mga ito, doon na rin dahan-dahang bumalik ang mga pangkaraniwang gawain sa baryo. Sa isang iglap na wala ang maraming tao, kasabay ng pagsarado ng mga tahanan. Matapos ang mga pangyayaring yon, dahan-dahan na rin bumalik ang katahimikan sa buong paligid na siya namang naging hudyat sa kanya na sumalakay. Bago niya iniwan ang kanyang mga kasama, mahigpit naman niya itong inabisuhan na kahit anong mangyari, wag na wag nilang tatangkaing pumasok sa lugar na yon. Hanggat maaari, manatili sila sa kanilang pinagtataguan upang hindi na sila maramdaman pa ng mga aswang. Matapos naman niya itong mailhad, mabilis naman siyang tumakbo papasok sa sityong yon. Pagkapasok naman niya sa loob nito, agad naman niyang hinugot ang kanyang tabak habang maiging pinakikiramdaman ng buong paligid. Bawat kaluskos at ingay na kanyang naririnig, hindi niya noon ipinagsawalang bahala upang hindi siya basta-bastang matutunugan ng kanyang mga kaaway. Sa loob ng ilang minutong pag-alagala niya sa sityo, maraming kubo siyang sinilip. Ayon sa kanya, ang mga nilalang na nasa loob nito, halos hindi niya mawari kung ano ang mga ginagawa. May iba kasing pamilyang tulala lang na nakaupo sa mga sahig na parang naghihintay ng takdang oras ng kanilang pag-alis. Yung iba naman,
kumakain sa lapag kung saan sa harapan nila naroon ang mga karne ng tao na nakasuot pa ng mga damit. Habang nilalantakan din yon ng mga nilalang, kitang-kita naman niya ang pagiging gutom ng mga ito. Dagdag pa niya na, sa 10 bahay na kanyang sinilip, karumal-dumal ng mga pangyayari ang kanyang nakita. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang ginagawa, unti-unti na rin siyang nawala ng pag-asa na mahanap ang batang nasa larawan. Maya-maya pa, pagdating naman niya sa dulong bahagi ng lugar na yon, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang bakuran na may napakataas na bakod. Dahil sa gawa lang sa dahon ng nyog ang bakod nito, agad naman niya roong nasilip ang hindi mabilang na mga batang naglalakad papaikot na animoy naalisan na ng wisyo. Pagsilay naman niya sa mga batang yan, hindi na rin siya nagdalawang isip na pumasok dahil ang buong akala niya walang nagbabantay sa loob. Ang kaso lang, pagkalas na pagkalas naman niya ng mga lubid sa bakod kung saan siya naroon, bigla naman siyang sinugod ng isang matabang lalaki na kasalukuyan palang nagbabantay sa mga batang kanyang nakita. Paglapit naman ito sa kanya, walang habas naman siya nitong pinag-uundayan ng saksak na siyang naging sanhi upang mapaatras siya. Dahil dito, mas lalo pang naglakas loob ang nilalang na yon na sugurin siya. Subalit nang akmang sasakmalin na nito ang kanyang ulo, tumarak sa ilalim ng panga nito ang kanyang talibong na siya namang mabilis na tumagos patungo sa may bandang mata ng nilalang na yon. Dahil sa kanyang ginawa, bigla naman yung sumigaw ng napakalakas at nung akmang aatakihin pa siya nito, hindi na siya nagdalawang isip pa na hugutin ang kanyang punyal para itarak sa dibdib nito. Matapos naman niya itong gawin, agad namang bumagsak ang nilalang kung saan naroon ang iilang mga batang naglalakad. May ibang nadaganan, pero karamihan dito hindi naman gaanong nasaktan. Gustuhin mang iligtas ni Bergamino ang lahat ng yan, alam niya sa kanyang sarili na wala na siya roong maitutulong. Sa halip, mas pinili niyang hanapin ang batang pinapahanap sa kanila dahil sa yun lamang ang may naghihintay na kapalit na pera. Sa loob lamang ng 3 minutong paghahanap, nagawa na rin niyang maisakatuparan ang kanyang misyon. Subalit, nang akmang papalabas na siya sa kulungan, agad naman niyang napansin ang hindi mabilang na mga rebelding aswang na nakapalibot sa kanya. Pagsilay naman ng mga ito sa kanyang muka, bakas naman sa mga ito ang pagkasindak dahil sa presensya ng kanyang mutya. Nang mapansin naman niya ang pagkasindak ng mga ito, agad naman niya yung inabisuhan na wala siyang ibang hangad sa lugar maliban sa batang hawak niya. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung umangil na parabang naghahanda. Ngunit, nang akmang susunggaban na siya ng mga ito, bigla na lamang yung napatigil nang makarinig yon ng mga sigaw sa likod. Pagsilay naman doon ng mga nilalang, tumambad sa kanila ang isa nilang kasapi na nagwiwika ng, "Huwag niyo hong labanan yan. Hayaan niyo lang siya. Huwag na huwag kayong gagawa ng dahilan para patayin niya tayo ditong lahat. Si Bergamino yan. Matador ng San Guillermo." Pagkalahad naman ito ng mga katagang yan, agad namang kumalma ang mga aswang. Sa halip di na pag-initan pa siya nito, tinanong na lang siya nito ukol sa kanyang pakay. Inabisuhan din siya nitong hindi na mabubuhay ang bata, subalit di naman niya ito pinakinggan. Dala na rin ang kanyang pagmamadali noong mga oras na yan. Pagramdam naman niyang wala na itong balak na makipaglaban, siya na rin mismo ang nagkusa na umalis sa sityo. Awa naman ng Diyos, wala raong nangyaring masama sa kanila.
Pero alam niyo, Pinuno, sa lahat ng misyong tinanggap niya, ang pangyayaring yon ang hindi niya nakalimutan. Buong buhay niya kasi, yon ang bukod-tanging pangyayari na may kaugnayan sa sitio ng mga rebelding aswang. Mabuti na lang nakilala siya ng isa sa mga ito bilang isang matador ng San Guillermo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe yung pagkatao ni Bergamino. Nakakatakot siya. Pero parang wala naman nabanggit na meron siyang espesyal na kakayahan eh. Ano lang ba to, yung pagiging natural niya bilang isang mamamatay tao? Tapos nararamdaman na rin yon ng mga aswang? Para bang meron siyang aura, haki kumbaga, di ba? Ewan ko lang ha, kasi alam ko karamihan naman sa inyo, alam ko ano yung One Piece eh, no? Yung tinatawag doon na haki. Yun, ganun yung tingin ko kay Bergamino eh. Kasi wala namang nabanggit dito na meron siyang sobrang lakas na mutya o sobrang lakas na tanga ng mga dasal. Pero, nung nakilala siya ng isa sa mga rebelding aswang, na, yun nga, matador ng San Guillermo, inatakot. Or baka meron tinatangan tong si Bergamino na hindi na lang nasama dito sa kwento natin. Di ba? Pwedeng ganun eh, no? Pero overall, napakaganda ng kwento na to. Mas maganda pa sana to kung mas mahaba pa. Kasi alam ko sa sarili ko, hindi lang to yung mga nilalang na naka-inkwentro neto ni Bergamino. Marami pa yan. Siguro yung iba, hindi na lang naikwento. Di ba? So, para sa akin, ang ganda ng kwento na to. Napaka-misteryoso rin ng pagkatao neto ni Bergamino. At saka, napapaisip talaga ako na baka meron tong tanga na hindi na lang nabanggit. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.